Sa isang bahay kubo na ito ay mayroong nakatirang matandang bulag at hindi na nakakalakad. Sa loob ng 12 taon ay dito na lang daw umiikot ang buhay ni tatay. Kaya minsan nagtataka na lang siya kung bakit naging ganito ang buhay niya. Ngunit laking pasasalamat na lang niya na mayroong umaalalay na anak sa kanya. At isa rin sa problema ang kanyang tahanan na butas-butas na ang dingding nito. Na kapag umuulan ay halos mabasa na rin daw siya. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Hello, Tay. Gandang hapon po. So, ilang taon na po si Tatay? 1944 ako eh. 1944. Walang Hunyo, 24. Tay, medyo maano na po, wala no? Tandaan na. Eh, kamusta naman po kayo dito, Tatay? Kailangan ko talaga na hirapang magkibutan. Sakit ng nagnimay itong aga mga binti, lahat. Nahirapan na akong tumayo. Oh. Magaling mangalan pa, maupo. Anong pangalan pala ng Tatay? Narciso Lunario. Tatay Narciso Lunario. 79 years old. Pero June ay birthday mo na, no? Mag-80 ka na. Matanong ko lang Tatay, bakit po kayo parang nag-iisa kayo din sa bahay niyo, ano? Ay, dahil po, gusto ko talaga yung ako yung walang kasama dahil na mahirap ako sumuno sa mga pamilya. Dahil na kung masuno ako sa isang pamilya, magkinanakita sila magkatapatid, magawin ako yung lahang nandiyo sa kanila. Hindi mo nang basta mayigit pa ako magsulo. Ay, paano pa pagkain niyo dito? Ay, natin lang ako nila ng pagkain. Pero nasaan niyo pa yung mga anak ninyo? Ah, mga anak po ninyo nasaan? Yan, mga anak ko. Ah, nandito din lang. Saka yung may bahay. Ilan po anak ni Tatay? Kaya ninyo ang silang buhay. So, nandito lang din po sa paligid ninyo? Bali, pagkain po ninyo ay dinadala po dito. Yung lang anak ko yan, ang lampan. Nag-selfie sa akin ang isang ay, pag kung may bigas, hindi ko inadala. Sinapasahin ko sa kanila. Hindi pati ako maalamang kahit anong gutom ko. Hindi ako nang sa mga anak ko nang pahingkanin. Sa loob ko, may kusa naman sila. Naalam nila kung dinakain. Kasi sa kondisyon yung tatay, parang hindi na rin kayo makapagtrabaho dahil hindi na ka nakakatayo, di ba po? Kamusta naman po yung paningin niyo, tay? Hindi man ako makakita ni Kante Liwala. Hindi na kayo nakakita. O, dilim na lahat. Sakit sa loob. Kailan pa po? Matagal na. Hindi nyo na napatingnan sa doktor yan? Ayun ka na na. Sabi yata nung doktor ay kunay kung sa kunay pundido na. Kung sa bumila. Ah, ibig sabihin napatingnan nyo po? Yun po ang sabi ko sa akin, doktor ni S.N. Dr. Reyes. Napupundi na raw ang aking mata. Oh, kasi medyo blue na yung ano yun. Yung ibang wala part ko ng mata nito. Ito sumakit nang sumakit ito tungong kanang ari ang naunang naglawo ng maigi. Pero ako po'y nakakani nagpa ng kaunting sinag. Pero hindi ko na rin makita ang pan, ang mismong ilaw. Wala na ni katawan ko, hindi ko na maninaw kahit ilapat yung... Parang ano tatay, blackout talaga? Wala na. Totally blind na po. Walang-wala na talaga ni kaunting aninag. Saan daw po nagsimula yung pagiging ano? Ang diferensya ng mata. Ang alam po lang ito, di ako'y nangangarte, ako'y pagod. Opo. Di ako'y tumayos pang ng kwan, ng ilog, ikalakasan ng sulong. Yung akin natapakan ng pagin na malaki, malaki yung design na lagi ng pago, niyuyuan ko pang ganyan. Eh, hindi man malagot. Eh, ba't yung gustong malabas ang aking dagising pa na yun? Nalagot, nagbalik na ako sa tubig. Yung pagod ako, kaya rin ng pangarit. Marami ko po pating nanggam pa ng trabaho, kaya yata yung nagagana rin na. Malala ng basket, malala ng takuyan, malala ng banig. Yung gumagawa po ng basket? Oo. Yun po ang hanap buhay nyo dati? Ah? Yun po ang hanap buhay nyo? Mura pa naman basket nyo. Kinsilaan. At daon ng kapalit na palay.
Taktak ng isang balik na yung pan, taktak ng isang kaban din ang kapalit. Pero ilang taon na po kay tatay dito sa bahay ninyo? Ah, ito pa lang ito. Ay, 1985 pa ako eh. 1985. So, since nung pumunta po kayo dito, 1985. Yun, nandito lang po kayo sa bahay na nakatambay po, nakaupo. Ilang taon na po? Ah, may good lang ako. Baka... 10. Patay nung aking asawa ay kwan ay. Ay, baka kwan. May 12 na. Ah, 12 taon na po kayo nandito ni na, hindi na po. Nakakalakad. Nakakalakad-lakad pa ako nung nakakaaninag ng palapakti ay ako inaagay ng mga bata. Pero wala akong makitang yung daan ang kung alam kung may ahas kung ano. Parang malabo, malabo na talaga. Wala akong makita talaga kung kanting alinag-nag. Nisikat ng araw, matingala ako parang baga lang ng kwan, kagapiso. Pero sa ngayon po, ano po yung nararamdaman niyo din sa ano, sa paa niyo? Nagang may na masakit. Bakit yung bayawang kukul ka ang sakit? Dami lang kung kabiliyon ng kamot. Napatingnan niyo po yan? Napatingnan ko na kay doktor nang. Oh, ano sabi po? Ay, walang sinabi sa akin kundi... Minom ng gamot? Binigyan ng resita ng gamot. Ay, hindi naman ko na ito. Matat nagbagyo. Ay, nawala. Malang pa nagtitikman ko kung anong gamot yun. Pero tanong ko lang tayo, ilang taon na kayo hindi nakalakad? Nakagala-gala na kapaglakad-lakad din sa labas? Ay baka may panako. Nung nakakalakad-lakad pa ako nung nakakalay. Isang taon na. Ay, ibig sabihin po sa 7 taon ay dito na lang kayo na malagi. Hindi na kayo... Kaya pala may wheelchair po kayo dito. Ibig sabihin po yung nalabas po kayo ng anak ninyo, nalaang. Mawa naman si tatay, no? So, ganito na lang pala yung buhay ni tatay na... Dito lang siya mismo, sa duyan niya, nakaupo. At kung may magpapasyal sa kanya, yun lang yung oras na makakalabas siya. Tatay, matanong ko lang... Kano kahirap ang buhay mo dito, tatay? Ang hirap ang buhay ko dito. Kung isa na gatisin ng gutom. Bakit? Ay, pag nakasahod ulan ng kung sa senior, yun, nakabili ng bigas. Bakit, tatay? Meron pa bang, meron bang mga oras na wala kayong makain dito? Minsan-minsan, pag anak ko ay kwan, ay nagapatayalaan sa waiting yun kung may porsyento. Inaibili ng bigas, kailangan ng kakain. Nagasalupuan na namin. So, ibig sabihin yun, dun lang po kayo naasa sa isang anak ninyo? Yung sa limang anak po, kamusta po? Ay, kumisin, pag naparito yung tatay, kumisin na yun. Bilang naman sa patak ng ulan bago sila makadating. Bihira. Wala akong natanggap. May pa po mga kapitbahay namin pag naalaman akong walang makain na dala ako dito ng kanin. So kapag dahil nung, dahil po ay parang wala din naman pong hanap buhay yung ibang anak ninyo. Wala din. Ang hanap buhay lang nila yun sa kahit santo ka din. Kaya pala. Wala naman tatay. So tatay, minsan ba nagtataka kayo kung bakit naging ganito yung buhay po ninyo? Ay, isip ako lagi nakakabat nangyari sa aking sarili. Hindi ko so kataklayan mangyari. Ang ganari akong makaranas ng ganari kahirap. Ano na lang po yung iniisip niyo minsan? Ang inaisip ko lagi kung paano ako matagal. Ako habang panambuhay, sari-sari, wala pasok sa aking isipan. Alaala ko palagi yung nawala kong asawa. Lagi ko napapanaginipan, ako'y nagayayakag, kung siya sana ko nagdadala. Bigla namang siyang nawawala. Hindi ko na matutunan ang pag-uwi. Panaginip. So, paano na lang po nilalabanan yung buhay niyo ngayon, tatay?
sa aking lakas lang doon po, agad kalubot na aking ako ng malapang yung Diyos. Sa Diyos, nala ako nangangapit. Na kung maaari eh, huwag muna ako nilang kuhanin. Opo. Kasi ako ganarin, kung hindi makakita, pakinggan akong butas ng pamilya. Oh. So yun na lang pinagpapalakas sa inyo, pamilya po. Although wala man po sila dito, pero... Nung sila ay wala pa dyan, laging malungkot ako, laging gaisip ng gaisip. Nung dumi ko, walang magtapon. Ang gawa ko, binabaon ko nalang sa lupa. Talagang pinupusigin yung itapon ng dumi po. Ihirapan akong kon. Parang bagang natigas itong ganito kong binti ko, hindi ko magkukumisan ito, kumikilig ito sa pagsulti ang hirap. Opo. Pag ako'y natayo. Ayan. Yan yung ako'y matayo, tanong hirap po, bayo tanong, takilig na agad. Oo. Yan po. Ayaw po. Takilig ito, yung parang nahatak ito. Sakit. Hirap na. Ay, ama namin, Panginoon. So nakakatailan po ng konting konting minuto lang, 20 segundo. Mga isang minuto, kalahati. Para na ako inahatak na lastik kong pababa. Kung minsan ako naupo, bigla na lang ako nabagsak ng ganyan. Hirap na hirap talaga. Ang buong intinding nakikita sa akin ng mga kapwa, ako doon nag-aulo. Nag-aulo daw ako, nagdahilan lang. Dahilan. Sabi ko, Diyos ko po, kayo na po ang bahala kung sila yun ang pagtingin nila sa akin. Naayak na lang ako. Opo. Dahil doon parang iniisip nila na... Naiisip nila. Ay, parang ako ay matulungan daw lang. Opo. Yun ang naiisip nila. Pero sa kalooban niyo po ay, naku, di ko ginusto yung ganitong buhay. Ay, opo. Talaga. Ano yung nararamdaman niyo tatay nung pinag-iisipan kayo na ganun? Ayun ang akala nila sa akin. Pag-iisip nila sa akin ngayon. Sino ba naman tatay na tao na gusto maging ganito ang buhay tatay, no? Ngani pa. Yung tipong nandito ka na lang araw-araw sa bahay, no? Ito, sa inatanong ninyo, ito, mga nasukat na lupa ito. Ayan, lahat ay tuwan-tuwa din ang mga nagasukat. Hindi ni ikaw na hindi ako magsinilas. Bakit? Ay gulong pinghawa mo no, yan. Arap kinasun. Awan niya lahat ang ganto. Kanina po ba itong lupa? Sa akin. Sa inyo? Na, pinaglaban ko pa ito. Dahil ako may mga tanim. Kaya nabakuran. Mayaman pala kayo sa lupa, tatay, no? Mayaman kayo sa lupa. Ay, hindi pa namin malaman kung tunay na abigyan na ito ng titulo. Bagay. Kasi rights pa lamang po, ano? Tatay, tama yan. Para hindi na mahirapan din, no? So, laban lang sa buhay at lagi magtiwala kay Lord, no? So, yun lang po yung pinakang bahay ni tatay, ano? Tatay Lunario po, no? Tatay Lunario. Yan, no? Ang tanging upuan niya po, idu yan. So, dito na rin po kayo kumakain, tatay. May solar kay tay. Binigay sa akin yun ng mga kwan. Mga DW yata. Oo po. Tapos ang pinakandingding mula ang tatay ay trapal. Bakit po? Trapal lang, tay. Bakit trapal? Hindi pag maulan na yan, basa ka. Nampiyas. Pagsimula na itas ng hangin. Diba din na lang po kayo sumilong sa ano? Sa anak po ninyo. Ay, naku po. Mahirap na po magsabi. Ha? Mahirap na po magsabi. Kahit na po nga nagkabagyuhan. Basta na po. Kumalaan nila kung masabing, Papa, silong mo nang din eh. Sila ang nag-iintindi sa... Si ate? Panganay po nga. Nag-iinip na. Matawa ko lang. Ano palang gaan mo dyan? Eh, yun lang. Ako'y pagkakuan ako'y ayaw po bagang humika doon sa banig. At ito, pakiramdam ko'y parang inasilab. So, ibig sabihin po, yung pinakahigaan nyo lang po dyan na ito? Ang aking panangay, yari inasapin kong karton. Karton lang? Oo. Karton. Karton na aking nakuan. Latag. Okay na po kayo dyan sa karton? Ay. So, itong problema, no? Tapos butas na tatay yung mga ano mo.
Butas-butas na po yung inyong mga dingding, oh. Gusto ko pa nga na yung waswas na, eh. Ha? Parang gusto ko pa nga na yung waswas at malamig. Parang malamig. Mas okay po ay dun sa... Ako, miski kailan ako... Sa butas-butas po na trapal. So, mas gusto ni tatay yung ganitong ano pala. Set up kasi nainitan siya. Sige tatay, at... ibibigay po ako sa inyo, no? Para ano? At paano po yung makatulong ako sa inyo? Wait lang. Tatay. Yan. Oh, box. Ha? Pagkain niyo po para kahit pa paano ay meron kayong kukuyain dito. Kumakain po ba kayong tinapay? Oo, salamat po naman sa inyo. Ay, hindi mo rin naman ito makikita, ano? Oo. Oo, bali sa kay ate na lamang ipaayos, ano? Ang aking anak lang na nag-alisag na makakita na. Yan, oh, para hindi na kayong problema sa pagkain ninyo, ano? Salamat po. Salamat po naman ating Panginoon. Sukos mo kayo, dugtungan pa lang, may tabaan pa, may panang. Laban na sa buhay tayo, ha? Tatay Leonardo. So dito po siya nakatira sa isang bahay kubo na po ito na ito, trapala ang pinakandingding niya. Kasi ang nasa isip tatay ay pag nilagyan pa ng mga dingding, mas iinit daw yung kanyang tahanan. Pero sana naman ay kahit paano po ano, palitan tong dingding niya tatay kasi butas-butas na. Wala nang ano, papasukin ka na talaga ng ulan dito. Nahiya ko nang nahiya sa ama natin, Panginoon, sa Kristo na kumari, bigyan po ang muli ang tuwalag ng aking paningin. Ang aking masasakit lagi kung... Ang panalangin niyo lagi. Na kumari, tulungan nilang bigyan ang imala, na mawala ang aking mga talay, mga tawan. So yun sa mga nais ko lang magpahatid po ng tulong para kay Tatay Leonardo, mag-message lang po sa Red Vlogs na nakita niyo po sa screen. At any amount po, malaking tulong po yun. At maraming salamat din po kay na Ma'am Betty, Tita Maria Magnet, thank you very much po. At sa mga anonymous sponsors po natin, thank you very much po. And shoutout po sa inyong lahat. So muli po, ito po si Tatay Leonardo, ito po yung kanyang tahanan at ito po yung kanyang buhay. Sa tatay, at hindi na po namin kayo balahin, no? Opo, salamat po. So, sana po makatulong po itong binigay namin grocery para sa inyo. Salamat sa tayong binigay. Sige tatay. Oo. Magandang hapon po.